Pinoy's behavior on money. Papaano nga ba ang ugali ng mga Pinoy pagdating sa pananalapi? Ano ang dapat sundin? Ano ang dapat baguhin? At ano ang dapat gawin? Real talk, isa ka sa tatlong ugali na meron tayong mga Pinoy. It's either you are not aware or you are not doing anything about it. Unang ugali, sweldo minus gastos equals ipon. This is when you live within your means. Okay naman sana to. Pinagkakasya mo ang gastusin mo sa sweldo mo. Yung saktong-sakto ang sweldo mo sa mga gastusin mo. Kaso wala nang natitira sa'yo. So walang ipon. Yun ang problema mo. Remember, you are not just paying bills until you die. Teka, parang ang harsh nun na. Ulitin natin. Tandaan mo, hindi ka pinanganak lang para magtrabaho at magbayad lang ng bills. Pagkatapos ng bills, pupunta ka sa mall. Kakain ka kung saan-saan. Iinom ka kung saan-saan. Pagkatapos nyan, pupulutin ka na lang kung saan-saan. Di ba't nagugulat ka pa nga pag may natitira sa'yo? At namumroblema ka pa saan mo gagastusin yung natitira sa'yo? Kasi kailangan mong maubos, di ba? Kailangan simot, di ba? Wow, galing! Yung tipong kailangan may mabili kang hindi mo naman talaga kailangan, so papaano yan kung talagang nangangailangan ka na? Pero huwag kang mag-alala dahil may mas malubha pa dyan. Ugali number 2, gastos minus sweldo equals utang. Abay, mas malubha ito. Salary, SSS, pag-ibig, Bombay. Abay, lahat na lang yata ng loan inapplyan mo, kaibigan. Kung hindi kasha ang sweldo mo, maghanap ka ng pangalawang pagkakakitaan o mag-apply ka ng ibang trabaho, hindi yung puro loan ang ina-applyan mo. At sa dinami-dami ng credit cards mo, pwede mo nang balasahin. Yun na lang ba ang lagi mong inaantay? Mag-cut off ang credit card mo para magamit mo? Eh yung credit card mong kinarir mo pagbabayad ng minimum, kamusta na? Puro minimum ang binabayaran mo, tapos magagalit ka, iniinteresan ka. Eh di wow, huwag kang gumastos sa mga bagay na hindi mo naman kayang pagkagastusan dahil gastos lang yan. Ang problema mo kasi, pinoproblema mo, anong problema ang bibilhin mo sa sweldo mo? Abay, problema yan. Remember, when you live beyond your means, you incur debt. Sabi ko nga, yung tipong hindi pa sumasapi sa wallet mo yung sweldo mo eh, ginastos mo na. Kasi nga, advance ka mag-isip. Patuloy kang bibili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan, abay darating ka sa punto na ibebenta mo na yung mga bagay na kailangan mo. Pero, may nag-iisip naman ng tama sa mga Pinoy. Ito yung dapat nating pamarisan. Ugali number 3. Sweldo minus ipon equals gastos. The right behavior is to live below your means. Regaluhan mo muna ang sarili mo bago ang ibang bagay. Ang tawag sa regalong yun ay ipon, hindi iPhone. Mag-iwan ka ng kahit kaunti para sa savings mo. Do you even realize that you will be spending 40 to 45 years working? Kung pagkatapos ng 45 years ay wala ka pa rin na ipon, abay, kailan ka pa mag-iipon? Pag-retirado ka na? You don't fund your retirement 5 years before you retire. Hindi sapat yun. Yung tatlong araw nga na out of town, nagkautang-utang ka na. Retirement pa kaya? Yes, the longest vacation of your life is your retirement. Mag-ipon ka para naman mapasalamatan ng matandang version mo ang ginawa ng nakababatang version mo. Yun ay dahil nag-ipon ka. Tandaan mo, pag-retiro mo, kakain ka pa, magpapalit ka pa ng damit. Nagkakasakit at humihina ka na, kaya napakarami mong gamot. Sa 45 years na nagtrabaho ka, bay dapat pag-retiro mo ay ini-enjoy mo na lang ito. Nagre-relax at nagbabakasyon ka na. Hindi pwedeng Korean novela at crossword puzzle na lang ang atupagin mo pag-retirado ka na. Remember this, when you retire, you will still be spending money to continue living. But the problem is, you are not anymore earning. Pero kung nag-ipon ka, may madudukot ka. So anong pwede mong gawin kung ikaw si ugali number 1 at ugali number 2? Simple, be behavior number 3. Unahin ang ipon bago pagkakagastusan. Okay, let me explain this to you. There are two sources of income, man at work and money at work. Man at work is you working for money. You trade energy and time for income. Kailangan mo gumalaw, kumilos at magtrabaho para kumita ka ng pera. Ang tawag doon ay active income. The income that comes from our active effort to earn money. But the problem is, when you become disabled, retire, or die, your active income dies with you. Because your active income cannot outlive you. When you retire with no income, that is a problem. Because you have to spend some money as you spend every day of your retirement. So you need to create a second source of income, a passive income. That is money at work. Yung pera mo, i-invest mo, pag kumita yan, ang tawag dyan, passive income.
passive income is earned when you let your money work for you. Through investments in stocks or bonds, you put your money in and you earn money from interest or dividends. Ang gagawin mo na lang ay mag-check kung kumikita ba ang pera mo sang-ayon sa kagustuhan mo. It's like earning money even when you are asleep. Let your money work for you. Ano nga ba ang financial independence? Hindi mo masasabi yan na meron ka na yan ngayon. When you are already at your retirement years, then you would know if you have achieved your financial freedom. Paano kung hindi? Hindi mo na magagawa ng paraan kasi nandun ka na. The idea is, save and invest your money now so it will save you in the future. Hindi mo alam yan, no? Kasi nga, hindi naman yan tinuro nung nag-aaral pa tayo. At ayaw mong alamin yung mga bagay na dapat alam mo, kaya ngayon tuloy wala kang kaalam-alam. Nasa Google naman yan, kaibigan. I-type mo lang financial independence or financial freedom. Ngayon, alam mo na. Ugali mo eh. Peace, yo!